gusto ko lang i-share sa inyo to, yung the truth about the hair, yung long hair. Oo. Meron palang ano to, significance. Oo, swerte yung mga may long hair dito. Sino ba mga long hair dyan? Ayan, no? Ayan. Alam nyo mga kaibigan, ang pagkakaroon para ng long hair ay talagang may significance. Ha? Alam nyo ba na ang buhok pala natin ay kinoconsider na sixth sense? Bago to sa pandinig ba ninyo? Kasi sabi nila, kung napapansin nyo, yung mga Native Americans, iba yung mga lalaki, mahabang buhok nila. My strength is talking, haha, sharing. Ito pala, sabi naman ni Mama Jay, ako walang, imposible yung wala akong strength, Amelia. Pero tuloy ko itong sinasabi ni Mama Jay, my strength is talking, sharing the good news, my source of my strength. No other than the source, di ba? Strength ni Mama Jay, divine strength, yung strength galing sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay, going back sa the hair, no, kasi kinanta kanina natin yung Run Samson Run. Oo. Alam niyo ba na ang pag mahaba raw pala ang buhok mo ay mas malakas daw ang iyong sensory perception. By the way, Amelia, hanapin mo yung strength mo, imposibleng wala kang strength. Hanapin mo, lahat tayo binigyan tayo ng Diyos ng strength. Kung ano man yung strength na yon, hindi pa natin nalalaman o na sasaliksik ka, alamin natin, imposibleng wala kang strength, Amelia, imposible yan. So, ito, i-focus natin kung ano yung strength natin, because once na naka-focus ka sa strength mo, there is no limit, no, in achieving your goals. Okay, balik tayo sa pag-ihabang buhok daw. Naku, yung mga nagpapagupit dyan, ha? Mga babae, kayo mga mamshies, mga lalabs, mga waffle dyan, mas maganda raw pala ang may long hair. Kasi, ang pagkakaroon ng long hair, this is a karagdagan na sixth sense na tinatawag. Kasi, pansin nyo, yung mga Native Americans, pansin nyo yung mga tawag dito, how do you call them? Yung mga Native, mga Indian sa Amerika, ang haba ng buhok ng mga kalalakihan doon. Yung pala ay mayroong dahilan kaya mahaba mga buhok nila, because pampa-intensify ng kanilang sensory abilities, ha? Para itong antenna, parang nakaka-receive ng mga information na not normally nararamdaman, na nakukuha sa mata, sa pandinig. So, parang sixth sense nga. Parang katumbas daw ito ng whisker ng isang pusa. Alam nyo ba, yung whisker ng pusa? Ayan, o. Kita nyo? Yung whisker ng pusa. Ayan. Ay, yung mga pusa kasi, ayun, huwag ka na magpagupit. Magpahaba ka ng buhok. Haba ng buhok. Oo, kasi ang mga babae, di ba, meron kayong, especially yung mga mahabang buhok, meron silang intuition na tinatawag. Yung, ay, kinutuban ako. Pansinin mo, mas accurate ang kutob ng mga may mahabang buhok. Kasi, our hair acts as a sixth sense daw, sabi. Mm-mm. Mas malakas ang iyong perception, especially pagdating sa kutob. Mas may tamang hinala ika. Mas tama yung hinala mo pag mahabang buhok mo. O, di ba, dito mo lang nalaman to, ha, mga ka-soulmates, ha. Pahabain ko na buhok ko ng isang taon bago ako mag 60 aguhin. Senyora na. Ano senyora? Senyora na ako next year. Okay. Paano ko ito i-coconnect sa whiskers? Itong whiskers na mahabang bigote ng mga pusa. Ha? Paano mo i-coconnect yan? Alam nyo ba, mga pusa, kapag malapit yung object, no, pag hindi nila ma-focus yung object na yon pag masyadong malapit sa mata nila, so mas nakaka-focus sila sa mga objects na malalayo, 'di ba? Kasi ang mga pusa are predators in nature, so alam mo yung instincts kasi sa kanila na maging predator sila. Pero 'di ba, o long hair si Mama Jay, ang mga pusa
Kaya pala bukang lang. Bakit? Sabi, akala ko ba magpapahaba ka pa lang, ma'am? So, ibig sabihin, si Mama G, kapag mas humabang buhok niyan, mas matindi ang intention niya. ang accuracy niyan, nasa 99%, no? So, yung back to our discussion sa whiskers, to, yung bigote ng pusa. So, once na malapit yung objects sa mukha nila, di nila napafocus yan. So, halimbawa, iharap mo yung ano sa kanya, pagkain, hindi niya makikita actually yun. Nararamdaman ng whiskers niya. So, ang gaga ng sensory perception niya ngayon ay yung kanyang whiskers. So ibig sabihin, wag na wag yung ano, gugupitin ang bigote ng mga pusa niyo. Oo, parang ano nila yan. Part ng kanilang ano, sensory perception pala, ha? So, pag humaba ang whiskers ng mga pusa nyo, huwag na huwag nyo gugupitin. Okay. Kasi minsan ako, nung bata ako, ginugupitan ko yan. Nung bata ako, ginugupitan. Haba naman ang bigote ng aking pusa. Yung pala, may kinalaman yan sa pandaman nila. Ayan. Ito pa, may isang research, no? Ang mga ano kasi noon, ang ginamit sa Vietnam War ng mga soldiers, meron silang mga ginamit na Indian warriors. Oo. O sabi ni Mama Gina, ay Tita G pala, ganon, magpapahaba na ako ng buhok IT pet para magkaroon din ako ng ganyan sense. So, mga ancient people, why are they doing those things? Ginupit daw ng Mama J, ano? Nagiging bobo din. Naging bobo siya. Nakakabobo pala. Nakakabobo, no? O, kasi ano nila yan? Extra sensory perception nila yan. Ayun na. Iso, nagkaroon ng observation, no? Yung mga nag-participate sa Vietnam War ng mga Indian, actually, yung mga Indian warriors na to, American citizen na rin sila, pero they were the original settlers, no, of US. These Indian warriors, talagang ano sila eh, ang tawag sa kanila, yun sila yung mga Navajo, Native Americans, the Choctaw, whatever ang tawag sa kanila. So, ang ano sila eh, magaling sila sa stealth techniques. Yung alam mo yung, hindi sila masyadong alam nila kung saan naka-position yung kaaway nila. Sa mga tribal war sila yung magagaling. Pero, nung sila ay sinabak sa Vietnam War, kasi alam mo naman sa military, ano, na military, ginugupitan talaga ng mga lalaki, di ba? Talagang as in, alam mo yung military, army cut, no? Army cut. Talagang wala yung mga long hair, umiksi ang buhok. Ngayon, yung kanilang supernatural tracking abilities na mga Native Americans na to, nawala ang kanilang kakayanan because of their military haircuts. Requirement kasi yun. Di na nila ma-sense yung kaaway. Ha? Di na nila ma-access yung kanilang sixth sense. Ha? Yung intuition na tinatawag. Hindi na reliable. Kumbaga, hindi na ganun ka-accurate dati. 99% siguro naging 70% na lang. Ha? Truth about long hair. Kaya yung kinanta kanina no ni Lalabstes kasama ko yung Run Samson Run, meron pa lang ano yun, meron pa lang truth behind that song. Kaya kantahin niyo yan, okay? Eto si okay. Sino pa bang kumanta ng Run?